Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang nito para kay Rosette, Jane at Kenneth na magiging kaanib ng ating sambayan ng Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, mangyari po lamang na inyong pahayag ang inyong layunin. Nais ko po sumasampalataya kay Kristo. Ano ang kapakikinabang idudulot ko sa inyo? Ito po ay magdudulot ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay na walang hanggan, ang pagkilala sa tunay na Diyos at kay Hesukristo na ating sinugo, na kanyang sinugo. Si Hesukristo ay ating Panginoong na buhay maguli. Sa kanyang pagkabuhay, kayo ay makakapakinabang sa pagdulog ninyo ngayon. Sa pagdulog ninyo ngayon, kayo ay magiging kanyang alagad. Kayo ay nakahanda bang maging Kristiyano? Kayo ay nakapakinig na ba sa salita ng Diyos at nakapagpasyang sumunod sa kanyang mga utos? Opo. Bilang ninong at ninang, kayo ba ay makapagpatunay na si Rosette, Jane at Kenneth ay karapat-dapat na maging kaanib ng simbahan? Opo. Bilang tagapagpatunay na si Rosette, Jane at Kenneth ay karapat-dapat na maging Kristiyano, kayo ba ay nakalaang tumulong sa kanilang paglilingkod kay Kristo sa salita at gawa? Opo. Tumuloy kayo, Rosette, Jane at Kenneth, sa loob ng simbahan upang makisalo sa ating pakikinabang sa salitang nagbibigay buhay. Magtipon, awitan ng Panginoon.
gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Nagsalita si Pedro sa ngalan ng mga apostol sa taong bayan. Sinabi niya na ang gawain at kamatayan ni Jesus ay naaayon sa balak na pagliligtas ng Diyos. Dahil tinupad ni Jesus ang utos ng Ama, siya ay muling binuhay at ginawang bukal ng ating kaligtasan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos ni na Abraham, Isaak at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmulan ng buhay, ngunit siya'y muli binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa may pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon sa may pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoon Diyos na aking kalasag.
Ikaw na humango sa dusat ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Poon, sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng Poon ako'y kanyang hinirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Poon, sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon, sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sa aki paghimlay ako'y mapayapa, pagkat ikaw, Poon, ang nangangalaga. Poon, sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Inialay ni Kristo ang kanyang sarili alang-alang sa ating mga kasalanan. Kaya't handa ang Diyos Ama na magpatawad sa atin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Hesukristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Aming hiling, kasulatay liwanagin, kami ngayoy pag-alabin. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot, sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto.
Ngunit ako ay mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kaniyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po tayong nakatayo. Magsiupo na po ang lahat. Makasaysayan ang April 14, 1521. Sa araw na ito, nagganap ang unang binyagan sa Cebu na ginawa ni Padre Pedro de Valderrama, ang chaplain ng expedition ni Ferdinand Magellan. Mga 800 na mga taga Cebu ang bininyagan na pinangunahan ng kanilang hari na si Raja Humabon na binigyan ng pangalan na Carlos at ang kanyang asawa na si Jara Humamay na pinangalanan namang Juana. Bilang regalo, binigay kay Reyna Juana ang imahin ng Santo Niño na siya pa rin nandoon sa Basilika ng Santo Niño sa Cebu. Ngayong linggo, inaalaala natin ang binyagang ito. Kaya sa maraming simbahan dito sa Archdiocese ng Manila, may mga binyag na gagawin sa loob ng misa. Tulad ng ginagawa natin ngayon, may dalawa tayong bibinyagan sa loob ng misa. At dahil sa ang bibinyagan natin ay mga adults na, kaya sila ay kukumpilan na rin natin. At sila ay makakatanggap na rin ng First Communion nila. Kaya nagkasama po ang tatlong sacraments of initiation. Ang binyag, ang kumpil, at ang banal na komunyon. Tayo po ay nakasisimba dahil sa tayo ay binyagan. Hindi tayo makakasalo sa piging ng Panginoon kung hindi tayo nabibilang sa pamilya ng Diyos. At ang entry point sa pamilya ng Diyos ay ang binyag. Hindi tayo makakatanggap ng katawan ni Kristo kung wala sa atin ang buhay ng Diyos. Sa binyag ay isinilang na muli tayo kasi nakatanggap tayo ng buhay ng Diyos na tinatawag po nating sanctifying grace. Kaya may karapatan na tayo na maging kasama ng Diyos sa langit. Ito po ang natanggap natin sa binyag. Naging
kabahagi na tayo ng simbahan, naging bahagi na tayo ng pamilya ng Diyos, may karapatan na tayo sa kaharian ng Diyos. Ang binyag ay ang ating pakikiisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Linunod sa tubig ng binyag ang ating mga kasalanan upang mamatay ang lumang pagkatao natin at matanggap natin ang bagong pagkatao na hindi na ayon sa laman, kundi ayon na sa Espiritu. Minsan lang tayo bininyagan, pero ang katotohanang dala nito ay araw-araw nating isinasabuhay. Ngunit hindi lang natin isinasabuhay ang binyag, ibinabahagi din natin ito. Kaya nga, we are gifted to give. Ang pagtanggal ng kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi ay patuloy nating inaalok sa iba. Iyan ang utos sa atin ni Jesus sa gabi mismo ng Linggo ng Pagkabuhay na narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. Mahirap maniwala ang mga alagad na si Jesus ay muling nabuhay. Kahit na nagpakita na siya kay Maria Magdalena at sa mga kasama niya mga babae, kahit na nagpakita na siya kay Simon Pedro, kahit na nagpakita na siya sa dalawang alagad sa daan patungong Emmaus, hirap pa rin silang maniwala. Kaya nabigla sila nung si Jesus mismo ay biglang nasa harap nila sa silid. Takot ang naghari sa kanila. Takot sa multo. Kasi yan ang buong akala nila na nasa harap nila. Kailangang patunayan ni Jesus na hindi siya multo. Pinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at paa, ang kanyang tagiliran na may butas ng sugat. Pinahipo sa kanila ang kanyang katawan. Kumain siya sa harap nila. Noong medyo nawala na ang takot at napalitan na ng galak at pangamba, ipiniliwanag niya sa kanila sa pamamagitan ng banal na kasulatan na ang nangyari sa kanya ay naaayon sa plano ng Diyos na nakasulat sa buong kasulatan. Mula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga pahayag ng mga propeta at ng mga salmo. Nagkaroon sila ng maiksing Bible study. Kailangan nating maunawaan ang banal na kasulatan upang maliwanag tayong tumanggap sa mga pagkilos ng Diyos sa ating buhay. So he concluded, "Thus it is written that the Messiah would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in His name to all the nations, beginning from Jerusalem." Ang resulta ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ay ang pagpapatawad ng kasalanan. Ito ay dapat ipahayag. Yan din ang pagpahayag ni Pedro sa unang sermon na ibinigay ng simbahan noong kapistahan ng Pentecostes nang bumaba ang Espiritu Santo sa kanila. Ito'y ating narinig sa ating unang pagbasa. Sa harap ng mga tao na galing sa iba't ibang bahagi ng mundo, kasi piyesta nga ng Pentecostes, doon sa harap ng bahay na yumugyog nung dumating ang Espiritu Santo, pinamukha ni Pedro sa mga tao na nakatipon doon ang kasamaan nila. Dito makikita natin ang malaking contrast. Ang inaprubahan at dinakila ng Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, sa maikling salita, ang Diyos ng kanilang mga ninuno ay kanilang tinalikdan at itinakwil
kahit na gusto nang palayain siya ni Pilato. Ang banal at matuwid na si Jesus ay kanilang pinagpalit sa isang mamamatay tao na si Barabbas. Ang pinagmumulan ng buhay ay kanilang ipinapatay. Yan ang malaking kasamaan nila. Kahit na nanawagan si Pedro, "Repent and be converted that your sins may be wiped away." Pagkatapos na mag-sermon si Pedro, ang tanong ng mga tao ay, "Ano ang dapat naming gawin, mga kapatid?" Ang klarong sagot niya ay, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Talagang ginampana ng mga apostol ang utos ni Jesus na ipahayag ang kapatawaran ng kasalanan. Yan din ang isinulat ni San Juan sa ating ikalawang pagbasa. "Huwag dapat kayong magkasala, pero kung mayroon mang nagkasala, mayroon tayong katulong sa harap ng Ama, si Jesus na nagpapasawalang sala sa atin. Binayaran na niya ang ating mga kasalanan." Ang pagpapahayag, pagpapatotoo, at pagbabahagi ng kapatawaran ay patuloy na ginagawa ng mga Kristiyano mula noong panahon ng mga apostol hanggang sa ating panahon ngayon. Tayong lahat ay nakikinabang sa banal na misang ito, physical man or online, ay nakatanggap nitong kapatawaran. Nabinyagan tayong lahat sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Huwag po sana tayong matali ng ating kasalanan o kasamaang nagawa. May mga tao na hindi makawala sa bisyo, sa kanilang habitual sins, sa tindi ng galit, sa kanilang mga takot. Hindi tayo makakaalis sa mga ito sa sariling lakas lang. Pero isurrender natin ito sa Diyos. Malalampasan natin ang mga ito sa Kanyang tulong. Puputuli ni Jesus ang mga tanikala ng kasamaan sa buhay natin. May mga tao na kahit na nagsisisi na at napatawad na, ay nababagabag pa rin ng mga pagkakamali nila. May mga nagpalaglag noon na hanggang ngayon, daladala pa nila sa kanilang konsyensya kahit na naikumpisal na nila. Ngayong pandemya, may maraming namamatay at nagkakasakit. May mga tao na hindi mapatahimik ang budhi nila kasi hindi nila napaglingkuran ng sapat ang namatay. Hindi sila naging maingat kaya nagkasakit ang mahal nila sa buhay. Tandaan po natin, ang Diyos ay mas dakila pa kaysa budhi natin. Ipasa Diyos natin ang ating mga pagkukulang. Ang pagsisisi na makakristiyano ay nagdadala ng buhay. But sorrow that keeps us from getting forward in life is not Christian sorrow. It is the work of the devil who does not want us to live on and be happy. Namatay si Jesus, kaya nabayaran na niya ang pagkukulang natin upang makapagsimula tayo uli ng bagong buhay. Ang tagumpay ni Jesus sa kasamaan at kasalanan ay hindi lang tagumpay sa personal sins natin. Makapangyarihan din si Jesus sa mga societal sins, kasalanan na matatagpuan natin sa lipunan. Jesus too brings down societal and structural sins. Yung nakasanayan ng kasamaan sa lipunan. Minsan, naririnig natin ang ganitong daing, "Wala na tayo magagawa.
Ganito na talaga ang mga Pilipino. Alipin ang pera. Pinagbibili ang boto. Ganito na talaga ang politika natin. Madumi. At ang namumuno ay palagi na lang ang mga may pera, mga corrupt, mga political dynasties. Kung ganitong iisipin natin na nakaugat na ang kasamang ito, wala na tayong gagawin. Pero mga kapatid, kahit na ang mga nakaugat na kasamaan sa lipunan ay mapagtatagumpayan pa rin ng ating pananampalataya kay Kristo. Kung ayaw natin ng mga ito, mas ayaw yan ng Diyos. At kumikilo siya. Hindi siya nagpapabaya. Huwag tayong magpabaya at mawala ng pag-asa. Kumilos tayo at sasamahan tayo ni Jesus na muling nabuhay. Mapapanibago din ang kalagayan ng Pilipinas, ang kalagayan ng mundo. Siya ay manliligtas, hindi lang sa mga kaluluwa, pati na rin sa mga institusyon, sa mga lipunan na kailangan ng kaligtasan. Maliligtas din ang politika natin. Maliligtas din ang mga business practices natin. Yan ang pananaw ng binyagan. Dahil siya ay napalaya na sa kasamaan, kaya siya ay kumikilos na magpalaya sa mga tao na napipigilan ng anumang uri ng kasamaan. So a baptized person is never indifferent or apathetic. We continue to bear witness and to work for the victory of truth over lies, victory of goodness over evil, victory of righteousness over oppression. Let the joy and confidence of the resurrection move us not only in our personal lives, but also in our engagements in society. This we do because as baptized, we share in Christ's victory over evil. So we sing that song, "We Shall Overcome." Magsitayo po ang lahat. Sa pagluhog natin, mga minamahal na kapatid, tulungan natin ang ating mga kapatid na may pananalig upang ang Diyos nating makapangyarihan ay siyang tumangkilik sa mga isisilang sa binyag, pakundangan sa kanyang pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ngayon ang inyong itutugon, ipanalangin mo kami. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel, Arkanghel, ipanalangin mo kami. Lahat kayong mga banal na anghel, ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Pedro at San Pablo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Lahat kayong mga banal sa piling ng Maykapal, ipanalangin mo kami. Ngayon ang inyong itutugon, Panginoong Jesus, maawa ka. Panginoong Jesus, maawa ka. Panginoong Jesus, maawa ka. Iligtas mo kami sa lahat ng kasamaan.
Panginoong Jesus, maawa ka. Iligtas mo kami sa lahat ng kasalanan. Panginoong Jesus, maawa ka. Iligtas mo kami sa walang hanggang kamatayan. Panginoong Jesus, maawa ka. Alang-alang sa iyong pagiging tao. Panginoong Jesus, maawa ka. Alang-alang sa iyong kamatayan at pagkabuhay. Panginoong Jesus, maawa ka. Alang-alang sa pagkakaloob mo sa amin ng banal na Espiritu. Panginoong Jesus, maawa ka. Ngayon ang inyong itutugon, Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Patnubayan mo at kalingain ang iyong angkan. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Patnubayan mo sa pagsasakatuparan ng iyong atas sa aming Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Pagkalooban mo ng pagkakaisa at kapayapaan ang sandaigdigan. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Kristo, dinggin mo kami. Kristo, dinggin mo kami. Kristo, pakinggan mo ang aming panalangin. Kristo, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, halina at gawin mong makapiling namin ikaw, ngayong ang muling pagsilang ay ipinagdiriwang sa pagbibinyag sa mga bagong kaanib ng iyong sambayanan. Isugo mo ang espiritu ng iyong pagkukup upang ang ginaganap naming mapagkumbabang paglilingkod ay magdulot ng iyong lubusang kaloob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang kaawa niya si Rosette Jane at Kenneth na kanyang inaanyayahang sumunod kay Kristo sa pag-ako sa pananampalataya ng simbahan at sa pagkabuhay ng Espiritu Santo na siyang hihilingin nating lumukob sa gagamiting tubig sa binyag. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang tubig na maging tagapagpahayag ng iyong pagpapala. Ipinamalas mo ito sa amin noong lalangin mo ang tubig na sagisag na pambinyag na tubig noong ipinahintulot mo ang malaking baha na tumapos sa kasamaan at nagsimula sa kabutihan noong pinatawid mo sa karagatan at pinalaya ang pagkaalipin ng mga anak ni Abraham. Ipinamalas mo rin ang iyong pagpapala noong binyagan ang anak mo sa ilog Jordan noong dumaloy ang dugo at tubig sa puso ng anak mong iniibig. At noong nag-utos siya sa mga alagad, "Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Ama namin, inilulog namin sa iyo, manaog nawa ngayon sa tubig na ito ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Hesukristo upang mapuspos ang iyong Espiritu upang itong pangbinyag na tubig. Lahat nawa na makikiisa sa kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng binyag ay muling mabuhay kasama niya at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Rosette Jane, tinatakuli mo ba si Satanas at ang kanyang mga gawain at kanyang pang-aakit? Opo, tinatakuli ko. Opo, tinatakuli ko. Tapat yung microphone. Opo, itinatakuli ko. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
na may likha ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya ako. Sumasampalataya ba kayo kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin? Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay ni Libing, muling nabuhay at nalulukluk sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya ako. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo sa Banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya ako. Rosette Jane, ikaw ay binibinyagan ko sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kenneth, ikaw ibinibinyagan ko sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang damit pambinyag ay tanda na muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang inyong karangalan hanggang inyong matamo ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap sa binyag. Naway mag-alab ito sa iyong puso't diwa hanggang sa pababalik ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Dadako na tayo ngayon sa kumpil. Mga kapatid, nung binyagan ang mga kukumpilan ngayon, sila'y muling isinilang, ipinagkaloob sa kanila ng Diyos ang kanyang sariling buhay, kaya sila'y naging mga anak niya. Idalangin natin ngayon sa Diyos Ama na ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo upang sila'y mapuspos ng kanyang lakas at bunga ng pagpapahid ng manlalangis ay maging higit silang katulad ni Kristo, ang anak ng Diyos. O Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama ni Hesukristo na aming Panginoon, sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo, hinango mo sa kasalanan ang mga anak mong ito at binigyan mo sila ng pakikihati sa iyong buhay. Suguin mo sa kanila ngayon ang Espiritu Santo ang mang-aaliw upang siyang maging lakas nila at patnubay. Ipagkaloob mo na sila'y mapuspos ng karunungan at pangunawa, na sila'y maging makatwiran sa pagpapasya
at maging matibay ang loob sa lahat ng pagkakataon. Puspusin mo sila ng kaalaman at pamimitagan at banal na pagkatakot sa harap ng iyong kadakilaan. Inihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. At sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Roxette Jane, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan. Kenneth, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Sumaiyo ang kapayapaan. Bilang tanda ng ating pangako ng pagsuporta at panalangin sa mga bagong binyag nating kapatid, pasalubungan natin sila ng masigabong palakpakan. Magsitayo ang lahat. Habang tinatahak natin ang daan ng buhay, manalig tayo kay Jesus na siyang kaakibat natin sa paglalakbay na ito. Sa piling at sa pamamagitan niya, ihatid natin ang ating mga kahilingan sa ating Amang mapagmahal at sabihin natin sa bawat dasal, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, huwag nawa silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nahaharap sa krisis at nabibigatan sa buhay, gabayan nawa sila ng Espiritu Santo upang makamit ang kaginhawaan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga manggagawa, iadya mo nawa ang lahat ng kapahamakan. Biyayaan mo ng masaganang ani at patnubayan ang mga naglalakbay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming komunidad, turuan mo nawa kaming hanapin ka sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eukaristiya upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga mahal naming namayapa na, salubungin mo nawa sila ng iyong banal na awa at huwag tunghayan ang kanilang mga pagkakasala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Nawa magkaroon ng agarang lunas sa coronavirus pandemic na nagpapahirap sa marami upang hiluminan ng Panginoon ang mga may sakit, bigyan ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa kanila, at tulungan tayong magsumikap sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Amang dakila, bigyang kaganapan mo ang aming mga panalangin at patatagin mo kaming natitipon sa iyong hapagkainan.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay na iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin sina Roxelle at Kenneth na bagong kaanib ng iyong angkan, bunga ng binyag at kumpil, upang kanilang kusang masundan ang iyong anak na si Kristo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo.
Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Mga kapatid, narito po si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ayon po, bibigyan natin ang komunyon, ang mga nabinyagan natin, ang First Communion nila. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa biging na pangmakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsilud po ang lahat. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan.
sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nag-aari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Archangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyoko ang inyong mga ulo at humingi ng pagpapala sa Diyos. Isinilang kayo ng Diyos Ama bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Sumainyo nawa ang kanyang pagpapala at patnubayin kayo ng kanyang makaamang pagmamahal. Amen. Amen. Ipinagkaloob ni Hesukristo sa Diyos Anak sa kanyang simbahan ang pananatili ng Espiritu Santo ng katotohanan. Sumainyo nawa ang pagpapala ni Hesukristo at patatagin nawa kayo sa pamumuhay ayon sa tunay na pananampalataya. Amen. Pinag-alab ng Espiritu Santo ng apoy ng pag-ibig sa puso ng mga alagad nung siya'y bumaba sa mga ito. Sumainyo nawa ang kanyang pagpapala, pagbuklurin kayo sa isang pananampalataya at pag-ibig, at akayin kayo sa kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Amen. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo at dalhin natin ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.